Hello guys, this is Gene from 11N Workshop. So ngayong hapon na to, or ngayong araw na ito, magtuturo naman ako sa inyo ng tips and tricks sa paggamit ng wood glue. Pero bago lahat guys, gusto ko ulit magpasalamat sa inyong malangsawang suporta sa 11N Workshop. So almost 14,000 na po na yung subscribers natin. So again guys, maraming salamat sa inyong pag-like, pag-comment, at syempre sa inyong pag-subscribe at panonood ng mga videos ko, no? So rest assured guys, natuloy-tuloy lang ako sa paglalabas ng mga videos. And sana guys, kung di pa kayo nagsusubscribe, please subscribe naman po. Target ko sana magkaroon ako ng 20,000 subscribers before the end of this year or before 11-9, November 9, that yun ang birthday ko. So sana birthday gift ko, magkaroon ako ng 20,000 subscribers. So maraming salamat again guys, no, sa inyong pag-suporta. And of course, acknowledge ko lang guys, hindi magiging posible ang vlog na ito kung wala ang suporta ng Pioneer Adhesives Corporation. No? So hindi ko pa sila sponsor, not officially na sponsor ang Pioneer Adhesives, but sila ang nagbigay ng produkto sa akin na yung kanilang awesome na wood glue, at nagbigay din sila ng Mighty Bond na magagamit natin ngayon sa vlog na ito para maituro ko sa inyo kung ano yung mga proper techniques, tips and tricks sa paggamit ng wood glue. So again, salamat Pioneer Adhesives sa inyong walang sawang pagsuporta at sa inyong panonood dito sa 11-9 Workshop. Alright guys, so tip number one. So I think alam niyo na yung trick na to, or nakita niyo na yung trick na ito sa mga ibang vlogs, no? So alam naman natin ang wood glue is liquid. So syempre ang liquid is meron tinatawag na viscosity, at yan ay yung kanyang lapot. So pag lagyan natin ng glue, halimbawa kunwari lang, so pag nilagyan natin ng glue yung isang surface tapos pinatong natin yung isa, ang tendency niyan guys, since liquid yung glue, nakita nyo diba, dumudulas. So kailangan firm yung kanyang pagkakahold, firm, hindi siya gumalaw o hindi siya dumulas. So paano mo gagawin yon? Well, pinaka-easy trick dyan is asin. Okay, so salt, iodized salt o yung pinong asin guys, huwag yung rock salt ha. So gamitin yung iodized salt, mudura nyo ng konting asin yung glue, at yan ang magpapatigil sa kanya para gumalaw. Yun. So gumagalaw pa siya ng konti pero hindi nakatulad nung dati. So madali na siyang, mas madali na siyang i-clamp, mas madali na siyang lagyan ng weights o patungan, at hindi na siya dudulas, no? Yun ang problema kasi pag glue, minsan dumudulas talaga yung kahoy. So next trick guys is yung pag-glue sa end grain, o yung sa dulo guys, yung mga end grain na yan. Ang medyo mahirap kasi yan kasi guys, ina-absorb nung end grain ng kahoy yung glue. So kapag magdidikit ka niyan, pag nilagyan mo siya ng so glue, ganyan, nilagyan mo ng glue, tapos in-spread mo, i-absorb yan nung kahoy. So nakita nyo, halos mawala na siya kasi in-absorb niya. Pag ganyan guys, lagyan nyo ulit sa pang layer. So 2 layers usually, or 2 to 3 layers. Okay, see? So mas madikit siya ngayon kasi dalawang layer na siya. Kasi pag isang layer lang, i-absorb lang siya nung kahoy yung glue. So kailangan doblehin nyo or triplehin nyo kung kinakailangan para mas makadikit siya ng maayos dun sa inyong didikitan. So guys, ito naman yung trick na natutunan ko kay Easy Swan, no? Ito yung para sa mga walang clamps or kulang yung clamps, lalo na kung maglalaminate kayo ng board, gagawa kayo ng malalaking pirasong kahoy. Yung ginagawa ko pag gawa ng tabletop, no, nakita niyo naman yun, nagawa ko ng aking coffee table, gumawa ko ng tabletop gawa sa Paluchina, at kinlamp ko yun using bar clamps or pipe clamps. Pero paano kung wala kang ganun, di ba? Wala kang pipe clamps, wala kang bar clamps, pwede ka naman gumamit ng mga piraso ng kahoy at ang iyong workbench. So, itornilyo mo yung dalawang pirasong kahoy, isa sa taas at isa sa baba. Tapos guys, lagyan mo ng glue yung edge. So, since plywood to, lamihan mo sa end grain, katulad ng tip ko kanina, and then, ilagay mo siya dito. Tapos guys, kumuha ka ng mga wedge ng kahoy. So, ito parang triangle shape na kahoy. Ito yung magiging lock nung clamp. So ipasok mo lang siya dito sa magkabila, then tap mo lang ng konti, yan,
instant clamp, guys. So, yan na yan. So, magka-clamp na yan at didikit na siya, no? So, guys, isa pa itong clamping trick kung wala ka pa rin clamps, no? Halimbawa, gusto mo pagdugtong yung dalawang car, magkapatong, ganyan. So, lagyan mo na ng glue. Ang patong mo. So, kung wala kang clamps sa pangipit ng ganyan, patungan mo lang ng mabigat na bagay. So, dito sa shop ko, lagi ako meron mga barbell weights na tigi 1 kilo or 2.5 pounds. So, lagi, marami akong ganyan. I think may have like 6 pieces ng ganyan. Kasi napaka-useful nila, guys. Lalo na sa mga ganitong glue ups na either wala kang clamp or wala kang, hindi mo siya pwede i-clamp. No? Napaka-useful yung mga barbell weights. Yan yung ginamit ko sa pagdikit ng aking plaque. Kung matatandaan nyo, gumawa ko ng plaque nung 5,000 subscribers ko. Gumawa ko ng plaque. So, ginamit ko yun dun is weights para dumikit yung mga letters dun sa kahoy. No? So, very useful talaga yung mga weights na ganito. Muro lang naman itong mga ito. Nasa mga sandaan lang yata isa. So, yeah, you can also buy those things aside sa mga clamps din. No? So, kailangan meron din kayo dito sa inyong workshop. So guys, ito naman next trick naman ito is about arts and crafts naman, no? Kung halimbawa mahilig kayo gumawa ng arts and crafts, nag-scroll saw kayo or 3D printing, no? So magagawa kayo ng mga 3D na signs, yung mga nakatayo yung mga letters na ganyan, no? So mahirap yan i-clamp. Pero meron ding trick dyan, no? So for example, ito, itatayo mo siya dito. Lagyan mo na siya ng wood glue, syempre. At ikalat mo yung wood glue. Pero pag ginanyan mo siya, guys, there's tendency na tutumba siya. Ayan, tumumba, di ba? Kasi matagal din matuyo yung wood glue at hindi mo siya may kaklamp eh. Mahirap. So, pag ganyan, pwede kang gumamit ng Mighty Bond, Super Glue, or CA Glue, no? So, again, lagyan nyo lang ng wood glue ulit. Kailangan may wood glue pa rin siya. At patakan mo lang ng konting Mighty Bond. Oops, yan. Tapos, idikit mo na siya doon. And then, kailangan mo na siyang matuyo ng konti. Mabilis matuyo ang CA glue, guys. Segundo lang yan. Kapag natuyo na yung CA glue, yun ay mag-hold dun sa item, dun sa kahoy, at habang hindi pa natutuyo yung wood glue. Pag natuyo na yung wood glue, magiging permanent na yan. See? So, tumayo na siya. Dumikit na yung Mighty Bond. Hindi pa nakadikit yung Pioneer wood glue, pero after an hour, tuyo na yan, and that will hold na. So guys, para naman mag-spread ka ng glue sa mga sa kahoy, no? So, ano, lagyan mo ng glue. So, kailangan mo siyang i-spread na even doon sa surface na i-glue mo. So, pwede kang gumamit siya ng mga glue spreaders tulad dito, plastic. So, yan, pwede mo pang spread. Or pwede rin naman na kahoy lang, ganyan. Ako, ginagamit ko daliri lang, madalas. Pero pwede ka rin gumamit nito. Itong tinatawag nating silicone brush. So ito, nabibili lang sa mga baking supplies, Japan Home Center. So, gawa siya sa silicone, guys. So, hindi didikit sa kanya yung glue. So, pwede mo siyang gamitin pang brush ng glue sa iyong ginagawa para mas evenly spread siya kapag dumikit. At kapag natuyo na yung glue, guys, dito, pwede mo siyang bakbakin. At pag binakbak mo siya, may ganito yung itsura niya. So, matatanggal lahat yung glue na dumikit dito. So, personally, hindi ako madalas gumamit nito. I prefer yung mga spreader tulad niyan. O yun nga, daliri lang. Tapos, lagi lang ako merong dump na basahan na pangpunas ng aking kamay at pangpunas din ng excess na glue. So, kailangan yun, guys. Punasan nyo yung excess bago siya matuyo. Kasi pag natuyo na yan, mahirap na yan tanggalin. And guys, always remember na yung wood glue is meron lang 1 year shelf life kapag sarado, no? So, kapag di po siya binuksan, nasa taguan lang siya, ang shelf life niya is around 1 year. So, kailangan mo siyang gamitin within 1 year. Kapag na-expired na siya or tapos na yung kanyang shelf life, there's a chance na hindi na siya ganun kadikit, hindi siya ganun ka-effective, no? Magagamit mo pa siya, actually, pero hindi na ganun kaganda yung performance niya. So, talagang magbabago siya kapag lumapas na siya sa shelf life. So, I would suggest, guys, kapag bumili kayo ng wood glue, gamitin nyo agad. So, huwag nyo nang tipirin. Gamitin nyo agad. Kasi nga, meron lang siyang shelf life, no? So, yun, guys. Again, thank you so much sa inyong panonood dito sa 11.9 Workshop. Sana may natutunan kayo. Sana may nakuha kayong mga tips and tricks na useful sa inyong shop.
No? So, yun. Yun lang yun. Marami pang ibang glue tips and tricks na makikita nyo sa internet. Siguro hindi ko na-share yun lahat kasi ito talaga yung mga tricks na talagang ginagawa ko dito sa workshop. So, marami pang iba. So, just browse the YouTube. Type nyo lang wood glue tips and tricks. Marami kayong makukuha. So, I'm sure mas marami pang makapag-share na ibang information bukod pa sa akin, no, guys? But, again, guys, napakaganda talaga ng Pioneer Wood Glue. Kung talagang balak nyo bumili na wood glue, ito na talaga may re-recommend ako sa inyo. And thank you so much again, Pioneer, sa pagbibigay ng mga glue and mighty bond sa akin para gamitin sa mga vlogs and sa mga projects ko. No? So again, thank you so much, Pioneer Adhesives Philippines. So again, guys, marami ulit salamat sa inyong panonood. Ito ulit si Gene ng 11.9 Workshop. I'll see you guys again next time. Next time naman, tips and tricks naman dito naman sa workshop. So yung mga random stuff lang. No? So, ayun. So, see you guys again. I'll see you next time. Adios.